Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat at sana po makapasok ang ating mga ating Commission on Senior Citizen. Maya-maya lang po. Tingnan natin kasi daw nung nakaraan ay medyo magulo at mahina ang internet nung ating tagapag-daloy ng ating programa. Okay, at syempre ito naman po yung Ligod Fenix Depos para sa ating Kalinga sa OFW. And of course, nandito rin po ang ating butihin at idol kong Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora! I hope maliwanag ang aking linya, no? Kasi minsan nagloloko. Pero I always try to be available sa atin, kung may naapi, may kakampi. Dahil ang programang ito para sa akin ay napakahalaga para marinig ng mga nanonood sa atin kung paano tayo nakakatulong sa mga OFW na hindi pa umaalis o nakabalik. Kasi dalawa yan eh. Yung gustong umalis at yung nakakabalik. Yan. Na successful. Okay. At syempre, Ma'am Cora, kung makakapasok sana itong ating mga commissioner, no, ng senior citizen, ay abangan natin. Opo, opo. Kasi nung nakaraan, ma'am, ay medyo magulo ata daw dahil wala ako, tapos wala ka rin nung nakaraan. Hindi, Monday mo yata in-schedule eh. Oo, nga po. Hindi talaga okay. Ako pwede ng Monday. Yan. Erwin Armenta is watching right now. Ma'am, Sir Erwin, taga saan ka ba, sir? At siyempre si Marge, diba? Yan, hi Ma'am Fea, Ma'am Cora. Si Marge ay taga saan ka ba, Marge? Sasa ka ba ngayon lugar? Alam ko, Taiwan, ano? Yan, Marge Tibayan. Lahat po kayo, pwede naman po kayong sumabaybay sa ating programa. Ayan, ang hotline ng OWA is 1348. At syempre kasama po natin si Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, sa tingin mo bilang isang senior citizen, no? O elderly na lang, elderly, sabi nga eh. Ano bang nakikita mo na dapat na pagbabago o pag-aayos sa ating mga senior citizen? Well, unang-una, kapag nag-senior citizen ka, 60 years old ka lang, pwede opo, ka opo, naman senior opo. Citizen. So, masasabi natin, depende sa health condition, pwede pang magtrabaho up to 70, 65 or up to 70. Sa Amerika nga, ine-encourage sila yung mga senior citizen, pero wala silang senior citizen card, ha? Ine-encourage lang nila sa mga department store, yung tumutulong sa pag ano fitting, yung bang kukuha ng mga damit, yung mga bibili, tapos dadalhin sa ano para hindi mawala yung mga damit, kasi yung iba may mga nagnanakaw pag biniwan mo sa mga customer, merong nakaabang, tinitingnan kung fit ba, hindi sosole sa ano sa ayoko sa bodega sa tindahan para makatulong. Number one. Number two, yung pwede din ng mga senior citizen, magtayo ng masasabi kong maliit na tindahan sa oras ng karamihan ng tao. Nakita ko na, example, nung sa Quezon noon, gumagawa sila ng fruit ng ano, ng juices. Meron silang juicer kasi ang kailangan sa mga matatanda hindi soft drinks. So, pag nauso, let's say, avocado, yung mga prutas na available, ay at saka nauso din yung ano, yung mga ano, mga dahon na ginagawang juice, no? Kaya masasabi ko na mahalaga na matuto, may kalaman. Kaya nga sabi mo sa TESDA, and hindi ko alam kung nagtuturo dun sa TESDA ng panghanap buhay. Marami pero, po, ma'am. Marami. Oo. Basta pumunta lang silang diretso doon. Dito, kung sa atin dito, mayroon dito tayong pangkababaihan talaga, Ma'am Nakore. Yeah? Oo. Kasi kasulad ng iba, yung nakita ko ngayon sa mga moonwalk, pag Monday morning, eh, merong mga
yung parang kadiwa. Opo. Nga nagtitinda sila doon pag Monday. Oo. Okay. Tapos, doon ko nakita pwedeng bumili ng mga tusino, yung mga hotdog, mga ginagawa na. Siguro kailangan miyembro sila ng kadiwa. Pero I found it very helpful kasi hindi ka na pupunta sa palengke. At chances are mas mura. Yun, kasi nga, hindi na sila magbabayad ng pasaha. Ano, pasa, ano, pamasahe to get to the market. And keep magiging, at saka ang ganda kasi kukunin mo lang yung mga produkto tapos pipila ka dun sa naglilista. Okay. At natutuwa ako kasi mapipili mo kung alin na talaga magandang klase, anong klaseng gulay ang kailangan mo. At I prepare a budget of mga 1,000 pesos. For example, bilang na bilang ko kung anong bibilang ko. And then tapos ka na. Hindi ka nagagala kung salang. Of course, walang isda, walang karne. Pwede yung processed foods lang meron. Kaya ini-encourage ko sa mga barangay. Okay. Excuse me. So, sa mga barangay na magkaroon, sana ng, magkaroon ng ganito. Mm-hmm, parang kadiwa. Parang kadiwa. Pero ang sinusupervise lang sila pero may nagtitinda ng itlog, may nagtitinda. Pwede nang isama sa tindahan yun. Mm-hmm. So, Ma'am Cora, ang ating mga elderly ay ano pa ba na eh, mahusay naman. Diba? Kumbaga parang kung 60, ano pa yan eh, diba? Yes. Medyo malakas pa yan at maayos. No? Yeah. Kahit 70 nga, nakakalabas-labas pa eh, diba? Okay, tingnan natin. Mukhang nandito na si Attorney Franklin Quijano ng Commission on Senior Citizen. Sir, magandang tanghali po, Attorney Franklin Quijano. Yeah, magandang tanghali po. Opo. Magandang tanghali kay Ma'am Cora Alma de Leon. Thank you. Panahon ko na magkaroon ng senior card. kasi DSWD secretary ako at that time. Kaya ako ang pumirma kasama ni Rafi Aluna ng DILG. Yung unang mga senior citizen card na na-issue. Kaya nare-remember ko yun, pero matagal na yun. Pero kasi, attorney, ala sa akin, mahalaga na tingnan natin ang implementation ng senior citizens law. Mm-mm. Alam ko, bay na bay sa mga pamasahe, bay na bay sa mga restaurant, bay na bay sa mga drugstore. Pero later on, may mga nagsabing mga vitamins, hindi na kailangan na ano, na may reseta. May mga condition ngayon na sa dami ng inaalaw, hindi na kailangan ng senior card kasi pag nakita naman na ang bibilin eh, commonly purchased. Pero ngayon, tingnan natin, paano makakapaghanap buhay ang mga senior citizen. At kasi ang mga senior. Senior retire sila ng 60 years old, meron na silang ID. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Benefits yun. Mm-hmm. Pero kahit naman may ID, kung wala namang tinatanggap na pension, kaya sabi ko, palagi kong tinatanong, may pension ba sila, SSS, DSIS? Kasi kung wala, indigent yun. Mag-iintay na lang ng PhilHealth. Okay. Ma'am Cora, babatiin muna natin si Attorney Franklin Quijano. First time to meet him eh. Kaya oo nga, ako din. Ang lakas-lakas na mo. No? Tingnan mo, ang tikas pa. Sir, tama po ba spelling na yun? How do I pronounce your name? Quijano? Ano po, Quijano. Ay, Quijano yan, be. Kaya ano, papagalitan tayo. So, Attorney, batiin mo muna yung ating mga taga-panood ngayon. Maraming nanonood sa atin sa ibang bansa kasi malapit na rin silang mag-senior. Sir, sige po, batiin nyo muna po. Yeah, good afternoon po sa lahat ng taga-panood, taga-pakinig. Mm-hmm. And good afternoon kay Ma'am Cora Alma de Leon. Mm-hmm. Well, I used to memorize her name during my... Thank you. So, anyway, I would like to listen to her as well. In fact, I'd like to propound some questions kasi being new in the National Commission of Senior Citizens, she would be an institutional memory. Ang gusto ko kasing itanong sa ngayon. Ayan, ikaw tuloy na tanong, Ma'am Cora. Oo.
For instance, yung ID at booklet ang nagpiprint niya noon ang DSWD. So would you know, Ma'am Cora, how it happened that hindi na nagpiprint ang DSWD ng booklet? Well, ID? I think ang problema diyan, gastos ng DSWD ang pagpiprint ng parang card ginawa na sa local government. Tapos, remember, ang katulad ang PhilHealth, gumagawa ng sariling ID, di ba? Yung PhilHealth para sa senior na walang bayad ang PhilHealth sa mga seniors. So, ang nagiging problema ngayon, yung katulad na booklet, na pag nagpunta ka sa grocery, may mga items na babawasan doon. Pero hindi naman binabawasan ang presyo. Ang nilalagay lang, discount. Kaya parang very tedious. Sa akin, pag may senior card ka na, kasi yun naman ang binabawas, particular amount, sa billing at the end. So sa akin, tingnan na lang kung ano yung binili na pan-senior citizen. Kung ako nga, ihihiwalay ko eh. Ano itong pan-senior citizen para pagtuldok sa ano, mababawas na agad. Ang ginagawa nila, tinototal nila, saka babawasin yung para sa senior. Pero ang iba naman, alam ko, sa pang-problema sa mga restaurant, kapag mag-asawa, isa lang ID ang pinapagamit dahil total ang nagbabayad lalaki o nagbabayad babae, isang ID lang. And yet, ang benefit para sa dalawa o kaya in a group na puro may senior card, eh dapat lahat meron tatanggalin dahil kumakain sila. May mga problema talaga sa implementation. Dahil I remember, pag kumain ka sa the time, I don't mind mentioning na nilalagay nila na pag-discounted, no? Parang special price, sasabihin nila discounted na lang. Kaya hindi na kailangan senior card. Parang hindi magbibigay ng discount. Ito yung mga, I think you ought to know, ano yung ginagawang practice. Si, okay. Oo, para, at dapat merong parang tinatawag na complaints department para na, nakakalap ninyo kung ano-ano yung mga, kasi national, ano na kayo eh, agency, ano yung mga inireklamo, particular tindahan, particular drugstore, particular na whatever, at ano ang naging karanasan. Yun ang hindi talaga nangyayari. But I think that ought to be done at the community level, local level. Kasi kung gagawin yung national, malaking problema yan kasi napakalaki. Hindi ko alam, ilan na ba ngayon ng senior citizen sa record ng ano ng agency ninyo? National so, Ma'am Cora, kasi ang gusto talaga namin, magkaroon ng reliable primary database. Yeah. It would not be good to rely on data coming from secondary sources tapos magkakaroon pa ng distortions because the submission tends to be biased. So, and ngayon, even as we are informed by PSA na may 9.2 million as of 2020, and we are informed reliably that sa COMELEC, ang registered senior citizen ay 11.66 yes, million. Yes, I agree. And it's still ongoing na nagre-rehestro and we are really looking at tataas pa yung numero. Our estimate is we have 12 million senior citizens in the Philippines, but we went into online registration simply because we really want to have our primary data. And yung makakapag-online, umabot na sila ng 4.5 plus million. And there are those who, because of the encouragement of some papel na lang. So, as much as possible, we want it online kasi ayaw namin may puno na mabubuwal at puputulin dahil lang sa senior citizen. Yeah.
Kasi ang bawat papel may equivalent niya na puno. Price. Yes, yes. Oo, oh. So yung kahoy na napuputol, sayang din. Kaya yeah. We want it online and we are actually asking the grandchildren and the neighbors, tulungan nyo naman ang senior citizen, lalong-lalo na yung hindi marunong mag-encode. Yeah. Doon sa cellphone lang yan eh. Mm. Cellphone or tablet. But right now, medyo maganda naman yung turnout kasi dumarami na. Still, there are those who says that wala kaming signal, pwede bang papel na lang. Tatanggapin po namin ang papel. So, yan po yung katayuan ngayon. But I was actually inclined into asking you doon sa issue ng booklet, Ma'am Cora, because I want to know when the first time it was issued. And yun, parang ano, yeah. History well, ng booklet. During yeah. that time, may booklet na po. Yes, yes. Kasi 1992 nung napasang batas. Opo. Secretary of Social Welfare ako. So, it was vested on the social welfare. Yung pagpirma ng ID, parang national. It became a national senior citizen's ID. Opo. At that time. After that, dahil sa dami na, ginawa ng local government ang nag-i-issue. Kasi nagkaroon na ng office, OSCA, Office of Senior Citizens Affairs. So, opo. Mga local government, meron dyan. At tapos, nagagawa sila ng sariling programa nila na makatutulong sa kanilang distrito. Ako naman, ang tingin ko, barangganic approach sa barangay pwedeng mabilang. Ilan na ang siya. Kasi pag nag-birthday ng 60 years old, katulad ko, may pamangking ako magbe-birthday sa June. Eh, doktora siya. Sabi niya, Tita Cora, magiging senior citizen ako pag sa June, sa birthday ko. June 29. Ang sabi ko, dapat pag nag-birthday sila, that's when they get the card na senior sila kasi 60 years old. So, statistically, mabibilang ilan ang na-issuehan ng card ng local government. Mabibilang nyo dahil hindi naman pwedeng tumanggap ng senior card kung di 60. Although yung iba, nung araw na nung magsimula, ayaw mag-register kasi ayaw ipaalam na 60 years old na sila. Mali kasi hindi lalo na may beneficio at the time. Pero ngayon, pinag-uusapan niya namin ni Fe, anong opportunities ang pwede sa seniors na 60 years old pa lang? Meaning to say, kung ang retirement eh 65, meron silang 5 years to be engaged in jobs that are makakaya pa nila. Halimbawa, mga teachers, pwedeng tutoring, pwedeng mag-create at the community level na pwedeng kahit maliit ang kalang sweldo, may hanap buhay sila. Sige, Ma'am Cora, total, ako na ang nagtatanong. Mura, para ako si Pe, nagtatanong. Pwede bang available kayo bukas? Kasi may hearing sa Congress. Ang hearing sa Congress is about booklet, about ID, etc. Baka mo naman pwede mong tulungan ako at magiging resource person doon. Pero hindi ako magsasalita, sa likod mo lang ako. Nako. Ikaw naman, ikaw yung ano eh. Ikaw yung repository of information. Sa kanya nagsimula ano attorney no, sa kanya nagsimula. Hindi ko alam kung ano oras yun, pero I have a meeting in the morning, 9 o'clock. I will try to check mo. You, Feb, bigay mo yung number ko para matawagan ako. I can go direct. Sige po, I'll try to, ano, I'll contact Pe, and if I can have the number, yes. I will give the detailed information. Yes. Ha? Oo. Kasi, kasi baka si Ramon Tulfo ang magtatanong, si Rafi Tulfo, nakakatakot. Baka pag mali sa gitpo. Alam mo si Rafi, marunong magmahal yan. Tapos, galing ka sa DSWD, nire-respeto ka niyan. So, huwag kang matakot kay Rafi. Ano yan? Mabait yan. Hindi, pero totoo yun na lumabas yung ID na yan ang time ko. Pero yung mga development later, nakaroon expanded, yung mga kailangan pag-aralan talaga ang batas. Ano yung sa batas na may butas? I guess that's the question. Exactly, ano yung butas sa batas? Yeah, I'm actually excited to do that because right now,
even as the law says that the local government will issue the ID, mm-hmm. in the past, the DSWD prints the ID, prints the booklet, at ang mag-i-issue na lang, kaya may blankong ID, tapos tina-type yung pangalan doon, at saka ibibigay ni OSCA through the mayor yung ID sa isang senior citizen. Yes. And right now, may tanong, paano ba natin magkaroon ng isang nationally monitored ID? Kasi yung ID, Ma'am Cora, ay on 4 digits, 5 digits, 6 digits lang ang pinakamarami. Eh, 12 million senior citizen, yes. No less than 8 digits na siya. So I think we have to improve on the tracking mechanism and who shoulders the cost. It seems that ang DSWD lately has forgotten to print and has allowed the local government na lang. Yes, because nakalimutan nila na in-implementing the ayuda. Ako kasi reflective yan of the developments eh. Nung mag-ano sila ng ayuda, gumagawa sila ng sariling sistema. Pero at heart, nakikita ko na kailangan may checking kung tama ba yung kanilang ginagawa. Kasi sabi ko nga, yung merong istorya kami nun tungkol sa ayuda na ang ginawa nung nakatanggap ng 8,000, nagpaayos ng buhok. Sabi ko, hindi naman para sa buhok sila yun. Pero, nagpa-color yata ng buhok na 8,000 yung nagastos. Sabi ko, paano mo mag-check na saan ginamit ang pera? Kaya kulang na kulang. Ang ano. And I think, ang sa akin, mahalaga, malaman, sino yung mahihirap na senior citizen? Kasi yung mga mahirap, maaaring iniwan ang kanilang mga pamilya, sino yung pinaka-vulnerable na parang kailangan nila tirahan. Sa New York, nagtabaho ko sa New York, ang mga apartment doon, sa ground floor, doon ang mga senior citizen, kasi hindi na pwedeng umakyat. So para sa akin, pwede ding i-require yun ng mga nagpapatayo ng building na sa ground floor, accessibility for senior. Pero ang problema mo naman, hindi nga maka-afford yung mga senior sa kahirapan. Kaya minsan, iniwan na sila ng kanilang mga pamilya, kapag-anak, nag-abroad na, hindi na bumabalik, naiiwan na sila sa pansitan. Kaya ang dapat tingnan, sino ba yung nakakaawang senior citizen sa mga lugar? Parang yun ang I would want identified. Out of 12 million, kung ilang million yon, meron ba tayong 1 million citizen, senior citizen na hirap na hirap dahil walang tirahan, walang pagkain. Ang nakikita ko lang, mga artistang naghihirap kasi napapanood na sa YouTube. Ma'am Cora, may mga tanong sa atin dito bago tayo dumaan po sa iba. Ang unang tinatanong, kailan po ba natayo ang Commission on Senior Citizen? Ayan. Okay, ayan ay hindi na masasagot ni Ma'am Cora. Ako na talaga. ang National Commission of Senior Citizens ay natayo noong July 25, 2019. And the first commissioners were appointed sa January 2020 and May 2020. Ako naman po, na-appoint ako September 2020. Alam nyo naman, Ma'am Cora, in 2020, na-atake tayo ng isang international na problema na ang tawag ay COVID. COVID? Yes, ako na. COVID ako. Pala ko, kukunin ako ni Lord eh. So, praise God. Andito pa tayo, Ma'am Cora. Ano? Yes. Anyway, so first year of the appointments, we were not able to constitute the commission yet kasi tatlo lang kami. It was only in 2021 na nagkaroon ng apat na commissioners. And so that was when we tackled the IRR, mm-hmm. and then we proposed our numbers sa DBM. So
yung ano, yung number of employees ay inapprove ni DBM, although our wish was very big, ang inapprove ni DBM 224, but we understood the logic of DBM. Sabi ni DBM, eh, umpisa pa lang naman yan eh. So, ito yung i-approve namin at pupunuin ninyo. At tapos kung may pangangailangan pa, dadagdagan. So, correct. Ngayong panahon na ito, aabot na ng 320. 320 ang staff. Ang office. Na in-approve ni DBM. At all the regions will practically be filled with regular employees na under ng National Commission of Senior Citizens. Mm-hmm. So, dapat ang nangyari dyan, kasi ang local government, meron na silang OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, OSCA. Dapat, yung sa national, merong parang magbabantay kung nai-implement ba ng OSCA yung batas ng national. Oo nga. Kasi para makita ang relasyon ng national sa local. Kasi pag nagtayo kayo ng sariling opisina, magagastos pa kayo, dapat ibatas na ang national eh parang tatanaw o parang magsusupervise sa OSCA. Ewan ko kung papayag ang local government, pero makatitipid ang OSCA. Pero ang sinasabi natin, Ma'am Cora, anong function ng National Commission on Senior Citizen? Parang ganun lang yan. Nung pinagawa yung batas, nakalagay na eh. May batas eh. Mm-mm. Tama. So, sabi ng batas sa sabi ng batas, particularly Section 7, Letter A, the National Commission shall see to it that all laws as regards senior citizens are implemented. Fully carried out. Opo. Under nyo COSCA? Ha? Under nyo ang COSCA? COSCA ba? No, hindi po. Hindi, under local government yun. Mm. Pero no. Dahil sila ngayon mas mataas, sila ang policy. Yun ang nakita ko. Mm-hmm. Sila ang policy, natitingnan nila kung sa mga OSCA. Kasi ang kanya-kanya yung OSCA, depende sa interest ng local government. Mm-hmm. Ang iba, maraming benefits. Ang talagang ginagamit na benefit, yung nauso. Pag dumating ka ng 100 ano, years old, may 100,000. Ayun ko, 100,000 daw, oo. Kaya, ang gusto ng iba, 85 years old ka, may 25 ka pwede na. Pwede na makuha. 90, may 25 ka na. 95, may another 25. Pag takbo mo ng, ano, ng 100, saka another 25. So, kasi maraming hindi na makakarating ng 100 eh. Mm-hmm. So, gusto ka 85, makatanggap pa. So, Dongkora, pwede ba magsalita ako? Oo, sige. Ganito yan. Eh, yun ang gusto ng mga tao. Opo, nung mag-hearing, Ma'am Cora, kasi ano eh, nag-hearing na patungkol dito, at pumasa na nga, naging batas na ito. During the hearing, ang sabi naman namin, kawawa naman si 100 years old. Ang purpose ng 100,000 for the 100 years old ay para pahabain din yung buhay ng iba, para ma-inspire sila at aabot sila ng 100, di ba, Ma'am Cora? Yes, so, yes. So, balak natin, sana magkasundo tayo dito, si Pe, ako, ikaw, na abutin natin yung 100 years old. Ay, di si Enrile unang-una. Umabot na nga si JPE last February 14 now. Yeah. Nung maisabatas yung Republic Act 10868, yun nga po, may 100,000 ng 100 years old. Ngayon, pinakinggan ni Senator Amy yung hinaing ng iba na sana naman kami rin. Mamilyon. sana naman kami rin. So yung batas na naipasa ngayon, Republic Act 11982, ay nagsabing ang 80 years old this year, ay makakatanggap ng 10,000. Yeah. Ang 85, makakatanggap ng 10,000. Ang 90, makakatanggap ng 10,000. Ang 95, makakatanggap ng 10,000. At so 50. 5 years na lang, yung 95, 5 years na lang, maabot na yung 100.
So ang 100 sa taon na ito makakatanggap ng 100,000. Kapag nag 100 years old. Opo. So this will try to encourage longevity more than anything else kasi alam mo naman na Ma'am Cora, yung 10,000 ay hindi naman gaanong malaki. Yes. But at saka, ang nagbe-benefit, mga apo, ay kasama, pag nag-receive sa local government ng pera at tanggap ng cheque, ang tumatanggap na ay yung mga apo o mga manugang. And therefore, yung ano-ano na, mahinang-mahina na yung thing. Kaya kailangan tayo cheque ng health kasi hindi naman magbe-benefit yung ano eh. Ay magbe-benefit yung aid just because tumanda eh kung dementia na, di na alam kung sino, kailangan in good condition naman ang health ng ano, kaya dapat pag-aralan din yung, kasi hindi naman sila nagbe-benefit, ang nagbe-benefit yung mga family. Of course, sasabihin nila, eh, wala din kaming pera at nakakatulong sa mga pamilya namin. Lumalaki ang ano, lumolobong ang pangangailangan. Isang katanungan pa dito nung sinasabi. So magkaiba pala yung sa local government natin, 'di ba? GU plus itong National Commission. Pero paano natin pagsasamahan yung dalawang 'yan? Kasi may mga reklamo sa atin dito, halimbawa ito Ma'am Cora tsaka ikaw po attorney. Ito sinasabi niya. Kasi may paymaya daw sila dati. Paymaya sir sa ano 'di ba? Sa LGU meron. Tapos nawala 'yun eh dati doon nila nakakubuha. Parang sinasabi nitong nanonood sa atin, senior citizens should have the freedom of choice whenever it is convenient for them to withdraw the ayuda. 'Yun ang sinasabi niya. And for one thing, this benefit should not be forfeited when beneficiaries were not able to get it on the designated date. Nawawala na daw kasi yun eh, yung mga ganong klase. Ito'y under kasi, na LGU. Kasi, kulang din ang public information. Mm-hmm. Halimbawa, ako, nag 80 years old na ako, kasi 82 na ako, mag 83 years old ako. Kung isipin ko, maghihintay ako pag 85, kung anong tatanggapin ko. Kung 80, hindi ako nakatanggap. Pag 85, I should receive sa 10,000 model mo. 20,000. Tama po. 10,000 lang. 10,000. Ah, yun. 10,000 kung 80. Kung 80 eh. Hindi dahil, siya, ano eh. Hindi siya nagka-carry over. So. Mag-aantay ako ng 85. Para makatanggap ng 10,000. Ah, okay. Only when you receive it. Pero ang sinasabi natin, kung 80... Pero lahat, ang inaabangan, 100,000. Kaya ang iba sinasabi ng proposal, 85 years old. Kaya 85 years old. Ma'am Cora, ang inaabangan natin ay 100,000. Eh, mientras tanto, ikaw ay makakatanggap na ng 10,000 3 years from now. Eh, di ba, sisikapin mo na aabot ka na naman ng 90, tapos 95. Tama. Yeah. Well... you must really be in good health. Ako naman, talagang gumastos ako ng 2.4 million dahil wow. Na-opera ako sa puso. Eh sabi ko nga, if you cannot afford it, yun ang dapat tingnan, yung health. Kasi sa akin naman, kung nagkasala naman yung tao sa kanyang health dahil may inom, etc. Eh parang anong reason bakit nagkasakit, kailangan they must be in good health, not check up talagang. Tama para po. To be in good health. Kasi kung kasalanan nila they're not in good health, eh bakit naman natin babayaran ng 100,000 kung sige. Nabuhay lang sila. Ma'am Cora, may additional information ako patungkol dyan, yung good health. Yes. Kasi last year, nagbaba po ang ating pamahalaan ng 43 billion para magkaroon lang ang lahat na senior citizens check-up. Ng annual medical check-up. Yeah. Mm-hmm. So, may regular check-up ang lahat at ang magbabayad niyan ay ang PhilHealth. Pumunta ka lang sa PhilHealth Accredited Laboratory, Diagnostic Laboratory and Clinic. So, yan po ang isang gusto nating ihikayat ngayon, Pe and Ma'am Cora, na malaman ng lahat na huwag na pong gawing excuse dahilan na hindi makapag-check up dahil walang pera. Si gobyerno ay naglaan ng 5,000 per senior citizen, magkaroon lang
ng annual regular medical check-up, kasama na ang dental, optical, ear and geriatric examination. So, yeah, yan po yung gusto nating magkaroon ang lahat ng annual examination. Ang kantsaw ko nga sa iba, may pera na, hindi ka pa rin nakakapag-medical examination, at ang alam kong dahilan na hindi ka makapag-medical examination ay wala kang pamasahe. May libre na nga yan. So, ang sunod na gusto nating mangyari ay dapat magkaroon ng tulong galing sa barangay o sa local government na madala yung mga senior citizen doon sa diagnostic laboratory and clinic. Total Mangkora, halos may election na naman. Si Barangay Kapitan at si local government may election. Sana naman ito ay magiging para yung lahat ng seniors ay magkaroon ng annual examination. Mm-hmm. I remember nung araw, yung iba nga, kahit na mag 60 ayaw, hindi kumuha ng senior ID. Pero nung nakita yung benefits, kukunan, nung makita yung may discount, yun sa discount muna talaga ang naging effect sa transportation, discount sa health, sa hospital, discount sa pagkat sa restaurant. Yun ang talagang feel na feel. Kaya yung mga nasa Amerika, pag dito kumuha ng card, kahit na hindi na sila dapat beneficiary, I cannot blame them. Buti pa sa Pilipinas, may senior card, kahit kami taga-Amerika, pagdating dito, nag-a-apply ng senior card. And maluwag na maluwag ang local government sa pagbibigay ng senior card, para kasi umuwi sila, that means nagbe-benefit din naman ang barangay, ang local government para dito. The long and short na nakita ko is that we will never have a perfect law. There will always be people who will see other things, pero best effort, alamin kung ano yung kondisyon na hinahanap, anong talagang pangangailangan. Kasi sa akin, naniniwala ako, alamin natin kung sino ang nasa survival mode. Kasi sa DSWD noon, survival, subsistence, self-sufficiency. Yung tunay na mahirap na senior citizen, alamin, kaso ang dami ng dadaya din . Oo nga. Pero kailangan, kailangan may prinsipyo din na magsabi ng totoo. So, ang sabi dito ay, may katanong tayo dito, ang National Commission on Senior Citizen po ba may mga programa at serbisyo para sa ating mga senior citizen? Attorney Franklin Gihan. Well, for the information of Ma'am Cora, mga binabanggit sa batas. Medyo umina ang internet connection ni attorney. So, Ma'am Cora, you're entitled to come tomorrow. Hindi. Medyo umina ang internet connection. Ayan, sir. Sir, yeah, ayan. Okay na siya. Okay ka na po. Sir, ano po masasabi niyo ulit? May binabanggit kayo kanina, humina ang internet niyo . Sige, sir. Nawala. Sir, narinig niyo po ako? Nakamute yata siya. Ha? So, medyo humina ang kanyang ano. Ang kausap po natin ngayon si Attorney Franklin Quijano ng National Commission on Senior Citizen. So, yan, medyo nawala siya, Ma'am Cora. So, Ma'am Cora, sinasabi nga natin kanina, napakahalaga din na ang pagsuporta at tulong natin sa ating mga senior citizen. Di ba, Ma'am Cora? Yun. At siyempre, sige po. I think ang papel ng National Commission. Council, di ba? Commission. National Commission. Commission of Senior Citizen ay palaganapin ang implementation ng senior citizens law. Kasi iba-ibang interpretation. Ang isang nagagalit na si yung dating sa COMELEC na advisor sa COMELEC na siyang spokesperson sa mga senior citizen, di ba? Naimbita mo na rin yan tayo. Sa akin, kailangan malaman, importante na hindi service delivery ang National Council. Opo. Ang National Council ay pagsasa
pag-subaybay sa batas na na-implement ba? Kasi hindi sila implementation eh. Mm-mm. So, titingnan nila alin sa mga local government hindi tinutupad ang nakalagay sa batas. Mm-mm. Yun ang talagang dapat na papel ng National Commission. Okay. So, parang si National Commission on Disabled Person to be attached sa DSW. Ngayon, di na rin yata eh. Okay. Yung mga commission na yan, di na. Kasi they have to work with different departments. Mm-hmm. So, kanina pinag-usapan natin na namin, Attorney Franklin, nung nawala ka, yung tungkol sa function ng National Commission on Senior Citizen. Attorney. Okay. I-coconnect ko lang sa tanong mo, ano, Pe. Okay. Yung tanong mo kasi, paano magreklamo yung tao? Okay. May redress mechanism kasi under the law. Nawawala. Medyo humihina siguro yung internet ni Sir eh. Okay, sige, abang-abangan pa rin natin. Pero yun, Mama, Ma'am Cora, meron na tayong sumbungan ngayon, di ba? Kahit pa paano, makakatulong to sa atin. Lalo na ang dami pa rin hindi nakakapag-avail ng mga ibang mga benepisyo dahil hindi nila alam, una. Pangalawa, yung ibang mga tindahan o ibang mga ano, hindi talaga sumusunod dun sa mga batas, no? Ma'am Cora? So, yun siguro yung isa na dapat natin pag-usapan. Ngayon, may isa pa nga dun, Ma'am Cora, kung matatandaan mo, yung isang establishment, yung sa coffee, di ba? Nabigyan sila ng ano, ng demand, di ba? Di ba nang libre pa nga sila, di ba? Yung mga ganon. So, sinasabi nga, gusto natin sana sa mga susunod na panahon ay may pagsusumbungan ng mga senior citizen. Tama? Di ba? Yes. Parang to seek redress. Pero hindi ko alam kung may police powers yun. Ang National Commission na ipasara. Halimbawa, isang tindahan pasara dahil hindi nagbibigay ng benefit sa senior citizen. Hindi ko alam kung kasama yon sa gagawin nilang aksyon. Naintindihan ko ang problema ni Mr. Quijano. Pero naniniwala ako na open naman siya sa mga, kaya lang nasabi tuloy ako, pinapapunta ako din sa hearing. Pero hindi kaya, Ma'am Cora, maganda nga rin pag-usapan dahil ikaw pinagsimulan niya ni, no? Ikaw pinagsimulan niya. Kami ni Rafi Alunan sa DILG. Kapos, so siguro si Rafi Alunan need to be there also. Pero Ma'am Cora, yung tinatawag natin na booklet na yan, di ba? Yes. Parang ang sinasabi na hindi na kailangan mag-booklet kasi may ID ka na eh. Pag ginanon yan sa tapos, machine, alamin na lang kung ano binili mo, doon na lang dapat ang batas nakalagay, ito ay pwedeng i-discount sa grocery, following gatas, ano yung talagang binibili para sa matanda o para sa ako. Totoo yan. Kaya minsan ako, hindi rin ako bibili sa mga tindahan, yung mga sari-sari store. Hindi ka na makakakuha dyan, Ma'am Cora, ng ano, discount, eh, no? Wala ang discount. Doon sa mga ano lang talaga, doon sa mga commercial. Commercial. Yung mga malls, supermarket, doon mga ganun. So, Ma'am Cora, ang sinasabi natin, nung time ninyo na naglabas kayo, nagpalabas kayo ng mga card na yan, ang tawag doon, yung booklet na yan, bakit kayo naglabas ng mga panahon na yon? Well, the idea was to make sure na may discount, kaya parang it was treated like a discount card, and senior citizen's card. Parang yung tingin eh, makaka-discount ka pag meron kang senior citizen. Kasi nagtrabaho ka na sa gobyerno o sa private sector, karapatan mo naman na magkaroon ng discount. Yun. Pero depende sa implementation. I remember that time, ewan ko, Vice President nun si Gloria Arroyo, may nagreklamo kasi isang butika ay hindi nagbibigay ng discount. Ang sabi, maliit daw na butika yon, kaya hindi pwedeng magbigay ng discount. Eh, sino magde-decide na hindi pwede nang magbigay ng discount? Porque ba maliit na tindahan, hindi na pwede. Inilagay na sa batas yan. Kaya pero, yun ang nagiging problema. Pero Ma'am Cora, di ba hindi naman sa kanila magagaling yun eh? Dahil yun, i-re-report mo rin naman yan sa gobyerno para maless para yung tax doon. Para mabawasan sa tax. So. Yun nga yun eh. Kaya hindi, sa income mo. O kaya hindi kayo pwede. Masalim mo talaga. Oo. Kaya ako ininenervous na pumunta sa baka-baka. Di Ma'am Cora, pakuha kang picture ha.
Kasi Ma'am Cora, napakagandang usapin niyan pagdating ng oras. Kasi yun nga, bakit pa booklet-booklet pa kung naka, 'di ba naka-data na yun eh, nandoon na sa online yun eh, 'di ba? Kaganoon. Kasi hindi, pag ako dinadala ko noon sa pag nag-grocery ako sa Pure Gold. Mm-mm. Pag nakita mo bumili ako ng ganoon. Na, eh, pero very tedious eh. Minsan nakalimutan ko, hindi ko nadala. Eh, mm-mm, okay na lang. Yo, eto si Ma-Attorney. Tama? Makakabalik ka? Nakabalik ba si Attorney? Iyan. Eh na. Attorney, sabihin mo dyan sa ano ha, nagsisenior na rin yung iyong internet mo dyan ha. Actually, yan na po. Pinapagawan ko nga ng report ito kasi nakakahiya. Andiyan pa naman si Ma'am Cora Alma De Leon. Tapos... Pero nagsisenior na. Attorney, kanina pinag-uusapan namin yung tungkol sa paano kung hindi patutupad ng mga tindahan o ng mga groceries na yan ang dapat para sa senior. Sir, patras lang tayo bago yan. Sige. Kasi worried kasi talaga ako doon sa redress mechanism. Mm-mm. Ang procedure kasi, pag may reklamo ang isang senior, mm-mm, na may problema siya o may hindi nangyayari, kailangan dumahan sa OSCA. Ah, OSCA. Si OSCA ang Office of First Instance. Yes. Kaya sinulatan niya ang OSCA at may copy furnished si National Commission at walang nangyayari, malalaman natin kagad at matapik natin, ma-remind natin, pat in the back ang OSCA. OSCA, baka pwedeng may gawin ka dito, di ba? So, yan. Pagka hindi kontento yung isang senior citizen sa ginawa ng OSCA, palagay ko, that is where our supervision yes, comes in. Mm-hmm. Kaya, correct. Yung sabi ni Ma'am Cora, parang court of appeals tayo from that yeah, point of view. But now, at the time na, remember ang dalawang signatory, si Rafi Alunan as DILG at ako as DSWD. So makatutulong din si Rafi Alunan na kasi DILG ang kakausapin din yan eh. Ang DSWD, naintindihan ko. Ayaw na nila yung problema sila pa magpo-produce ng mga papel. They have enough problems with the ayuda na ginawa. Ma'am Cora, tawagan mo si ano? Si DILG Alunan. Hindi, I'm sure they can, the National Commission can order him to attend. O yun, redress mechanism. So isa pala yun, dada ka sa haba, eh, sabi ng senior citizen, yoko na magreklamo, kainis. Yes. Minsan may ganun. Yun ang perception ng public, naku, useless magreklamo, kasi ano, mm-hmm, unless kay Rafi Tulfo, kasi si Rafi Tulfo, maingay. Parang ano, maingay, ano? Kaya hindi ko naman sinasabing mali ang kanyang ginagawa. Pero nakakaubos din ang panahon makinig sa mga usapan na ano na at saka natatakot din ng mga government officials na kastiguhin sa mm-hmm, sa Senado. Parang yun ang perception eh. Ayoko magpunta kasi kakastiguhin lang ako. Ang haba-haba ng proseso. Sir, pwede bang paiksin natin yan? Si Oscar minsan tatamad-tamad eh, sabi ng isang senior. Attorney. Ma'am Peg, kaya gusto kong ipaalam sa lahat na kung may reklamo mo kayo, idaan nyo sa OSCA, ngunit bigyan nyo kami ng copy of kasi kikilos kami from that point of view. Mm-mm. But just to inform you, si Romy Makalintal, si Attorney Romy Makalintal yes, kasi talagang masigasig siya basta ang issue ay senior citizen, nilalabanan niya yung o sinong kalaban ni senior, di ba? So, ang ginagawa ni Romy, dinadaan talaga niya sa OSCA, pagka may nangyari sa OSCA, papunta sa yung lahat na steps. And then, of course, pag hindi nag-comply, eh di ihahabla na ni Attorney Romy Makalintal. Mm. So, ngayon, may ilan na siyang proof. Number one, nanalo nga siya doon sa hindi tinanggap yung ID niya personally kasi daw hindi senior citizen ID. Eh, so, nagiging settled na sa Supreme Court. Mm. Nagiging jurisprudence na hindi kailangan senior citizen ID pag
pag may lisensyan ka dahil nakalimutan mo o nawala yung senior citizen ID mo, mm-hmm. pwede na yung tanggapin. So, isa namang kaso na pinayal ngayon ni Attorney Romy Macalintal, yung sa hotel, kasi sabi ni hotel, hindi kami magbibigay ng discount dahil may promo kami. Yes! Oo. Yeah, tapos so kasama na dito ang informasyon na pag may promo, dapat may permission at written permission ng DTI. Ah. Kasi kung promo-promohan lang at sa bibig lang ng company, hindi yan tunay na promo. So, yung promo can only be valid with a DTI permit. Katapos, pag ang promo na ibinigay ay mas mababa sa benepisyo ni senior, mm-hmm. edi i-claim pa rin yung balance, di ba? Mm-hmm. Yun yung ano. So, right now, we are conscious about enforcement and papasalamat kami dahil I want to report to Ma'am Cora, my secretary, na ano, ganito. Yung National Council for Disability Affairs at ang NCSC ay nagkakaisa na ngayon together with, at pasalamat kami na sinalihan kami ni DIRG, DTI, BIR, DOH, dahil yung issues ng mga kinks ng implementation, kailangan ang lahat na ensya ng pamahalaan are on the same page. Immediately pag may naipasa na problema, mm-hmm. agad-agad malaman ng iba kasi baka hindi saklaw ng komisyon. Kunyari, kung PWD, hindi saklaw ng komisyon, pero ipasa din natin sa sister agency para may bigyan pansin. Tama. So tulong. Kasi ang hindi rin na-implement yung accessibility law eh. Para bang hindi na masyadong sinusubaybayan na hindi wala nako-complain na bakit yung building na yun walang rampa? Bakit ano kung eh kasi sasabihin na mga wala namang wheelchair, wala namang, hindi nyo nakasalanan yun kasi walang gumagamit dahil wala, you know? So, na, so ito, yan na po ang susunod na gagawin natin. Ano, we will try to organize a team to enforce the accessibility law and then syempre tawagin natin ang pansin ng mga engineering agencies ng ating pamahalaan tulad ng DPWH, NHA, lahat-lahat na. Tapos bibisitahin natin yung lahat na lugar dahil pag sinabi natin hindi AIDS friendly, hindi senior citizen friendly dahil hindi accessible, baka naman makinig na sila, lalong-lalo na kung andyan ka. May trabaho ko ngayon, Ma'am Cora. Pero talagang police powers ang dapat makuha nila para mabigyan. Pero, na parang for the first time, masusundan nito. Pero yun sa booklet, I myself feel na it's too tedious. Minus lang naman kung alam nila kung ano binili. Lista na lang, as provided for by law, itong following ano for senior citizens. Tanggal na yon. Actually, Ma'am Cora, yan na po yung position ng DOH. It's too unwieldy and tedious. Sabi ni DOH, may reseta naman eh. Di doon na lang isusulat yung ilan ang nakuha, magkano ang bayad para may record. Ngunit si DTI ay nag-aaral pa hanggang ngayon dahil may mga seniors kasi, tulad ng sinabi mo, may mga maano din, seniors na mabilis. Kung sa grocery kasi, pag bumili ka sa isang grocery at hindi malalaman ng other groceries, edi dalawang grocery na ang pwedeng bilhan mo at hindi nagkaalaman, lumalampas doon sa mga threshold na ginawa ng DTI. At saka minsan, ganun din. Ang senior citizen, bibili para sa kapamilya nila. Eh hindi, ang gagawin ng McDonald's o ano. Eh sino ang, asan ang senior citizen? Ayun, ito, para sa kanya lang ang discount. Ganun talaga ang ginagawa. Tama. Ito, papakinggan natin, mga nanonood sa atin, ha? Miss Diana Pineda Manzano, Emma Dionisio Solis, hello, watching from Laguna.
Ma'am Cora, hello po sa inyo. Jennifer Nicodemus is also watching. Greetings from Taiwan, Lorna Capunes. Nanonood sila ngayon dito sa atin, sa ating Taiwan. At syempre yung mga taga Kuwait at Canada ang mga nanonood sa atin. Ngayon ang tanong, ngayon marami nag-ano. Paano naman daw yung mga OFW, sir? Kasi iba mag-senior citizen na rin pagbalik dito. Ang ganda ng tanong. Actually, kamiting ko yung mga OFW at pinuntahan ako dito kasi ang alam ko, nung OFW ang karamihan, nung mag-umpisa sila, bata mga pa. 30 to 40 years old. Yes. Ngayon, yes. Dumarami at dumarami ang magsi-senior citizen. Kaya ang una kong binanggit sa kanila, total literate naman kayo dahil OFW kayo, pumasok lang kayo sa www.ncsc.gov.ph at mag-register kayo at sabihin nyo na OFW kayo dahil kailangan din na ang NCSC magkaroon ng programa para sa mga OFW. Lalong-lalo na magagaling yung mga OFW, di ba Ma'am Cora? Nakita yes. nila yung mga kalye at mga modern buildings. Mm-hmm. So dahil magaling sila, we hope that madadala din nilang kagalingan na yan dito sa Pilipinas at magiging katuwang sila sa nation building. Yes. Of course, alam na nating yung mga OFW ay may mga pangangailangan din kasi lahat tayo parang tulad ng makina, kailangan na ng maintenance. Yeah. Kaya kailangan i-advocate din natin yung health and welfare ni OFW habang nasa abroad sila at kung makauwi sila. Yes. Ito yung component na ginagawa din natin, Fe. So yan, ma, yung mga taga-Taiwan, yung mga taga-ibang mga bansa pa na nanonood sa atin dito, ayan, makinig po kayo kay Attorney Franklin Quijano. Maganda rin yun kasi isang sector din ang mga OFW. Ano, sir, attorney? Teka, tatanungin ko, yung party list, senior citizen, hindi nyo kasama yon. Di ba may party list? Walang party list kasi. Yeah, ang party list ang naging rason na nabuo ang commission. Kasi ang party list, political eh. Ang commission is really under the office of the president. Mm-mm. Eh, sa ngayon, may dalawang party list na. Yung isa ay United Senior Citizens Party List. Yung isa naman ay Senior Citizens Party List. Sana wag silang mag-away kasi mahalaga yung susuportahan natin ang senior citizens. Yes. So, yan po yung ang mga party list. Of course, they are also concerned with improving our laws. Kaya may mga, yung isang pinag-usapan ngayon, Secora, is yung long-term care facilities at ang long-term care insurance. Baka naman may contribution ka pa, paano natin gagawin yan? Actually, nangyayari na yan. Pero for those who can afford, kaya we must know the rates. Kasi dapat may subsidy ang local government and the number of people na talagang walang care dahil nag-iisa lang sa bahay niya. Pero maraming may resistance pa sa community care dahil feeling nila ang kasama nila, mga may dementia na, sila interesado, they'll rather live it out. There are still many problems to settle, pero kung ang pamilya mo nasa abroad, wala kang kasama dito, I still believe na a facility can help you. Kaya nga, Ma'am Cora, marami ka palang tatrabawin. Trabawin natin, tulungan natin ng National Commission on Senior Citizen. Dahil bagong-bago, Ma'am Cora, di ba? Andito tayo para tumulong. Di ba, Ma'am Cora? Oo daw, sabi ni Ma'am Cora. Oo daw. Kasi Ma'am Cora, sa atin din to di ba? Ma'am Pe. Opo. Baka naman na papayag si Ma'am Cora. Invitation, request, appeal. At kasama na, luluhod. Baka naman pwede kang pumayag, Ma'am Cora, na maging 1 peso consultant. No problem. Yan. At syempre, Ma'am Cora, bibigyan natin siya ng slot dito. Di ba? Ma'am Cora, para may media works na rin sila. Di ba, Ma'am Cora? Yes. Oo, malaki sa National Commission and Make a Campi.
Oo sa nga, Tampi. Oo. So, napakaganda ng usapan natin at marami nagre-react din kasi gustong-gusto nga nila na ma-organize ang ating mga senior citizen, lalo-lalo na yung mga nandito, ma'am, sir. Kasi ang daming mga senior citizen na ano-ano lang yan, lakad-lakad lang dyan. Yes. Diba? Gusto natin, ako. Sa amin nga, barangay lang, tatlo ang organization ng senior citizen. Hindi pa nakakaisa, tatlo. Parang kung sino nag-organize, kaya nga sabi ko, kailangan isa lang, para isa lang boses, para maikalakas. Tama, tama. At isang maganda, i-organize natin talaga mga senior citizen para isang magandang trabaho ito, no, attorney? What yeah, Ma'am Cora, I just would like to make a comment on that. Pinasa natin yung guidelines patungkol sa mga organisasyon ng senior citizens. Ang una nating pinasa na punto ay that we will recognize the associations na narehistro na sa DOLE, sa CDA, or sa SEC. We will just simply recognize them because they already possess a legal personality. But ang dami pa pong mga senior citizens organization na walang constitution and bylaws, kaya nag-aaway, Ma'am Cora, walang constitution and bylaws. Kaya nire-register natin ang lahat na organisasyon ng senior citizens nang magkaroon ng some amount of order and directions. So, may registration and recognition guidelines tayo. Pagkatapos, isa sa mga gusto kong banggitin sa iyo kasi that involves you and the barangay, when there are two or more organizations, then we will form a council in the barangay kasi the interest of the people and the government may also be at stake. Kasi, Ma'am Cora, may 1% ng budget ng barangay at munisipyo at lungsod probinsya na ang senior citizen ay nalalaanan, may allocation na 1%. So, we want the whole citizenry, senior citizenry, na magkaroon ng tamang programa kasi minsan, ang kantsaw ko nga, yung 1% ninyo, pagka natanggap niyo yung t-shirt, tama na ba yun? O kailangan gumawa ng programa. So, these are the things that we have, the strides that we are making. I hope there are more ideas coming from you, Ma'am Cora, nang sa ganun na mas lalago pa ang ating senior citizens. Yan. Ma'am Cora, yan na. Tatrabuhin natin yan, tulong-tulong, para sa ating mga senior citizen. Okay, naku, wala na naman tayong oras. It's 1 o'clock na naman. Antabayanan po ninyo ang Chinoy Public Service. At siguro bago natin iwanan si Attorney Franklin Quijano ng National Commission Senior Citizen, bigyan niyo po kami ng mga messages niyo sa ating mga final words ninyo. Well, Ma'am Cora, we believe that the senior citizens can still do something in this country. Yes! So we believe in the saying that we are pillars in nation building. And may heroism si senior citizen eh. Kaya kung ano man ang maiambag at may tutulong ni senior citizen, sana may organize natin para may maiiwan tayo sa susunod na henerasyon. It is not correct to say na tumatanggap lang si senior citizen. Yeah. The senior citizen all these years ay nagbibigay din. At hanggang sa huling hininga, magbibigay si senior citizens, Ma'am Cora. So, Ma'am Pair, please accept that as part of the program for senior citizens to be part of nation building and development. Of course, we want the senior citizen to be healthy and we want the laws for the senior citizens to be enforced and we want the senior citizens to prepare for safety and risks. Lalo na sa edad na ito, dumarami yung mga challenges. Yes, sa mga lugar na may mga bulkan, may mga disaster, si senior citizen kailangan ding protektahan. So, more and more programs are coming in and from the heart of the original designer of the senior citizen, Ma'am Cora, please help us. Senior citizen, please care for each other. When we have seniors helping seniors, like Ma'am Cora helping the seniors, our country will be more
and we'll be happier. God bless you. Wow. God bless po. At syempre, Ma'am Cruzon Alma de Leon, nasa yung huli at sinasabi nga natin, well, dami palang gagawin. Ano? Oops. Eh, overwhelmed ako ngayon. No? Sabi ko, parang binibigyan na ako ng additional challenges. No? Pero yes, naniniwala ako na actually hindi naman ako kasama sa framer nung batas at that time because I was secretary. Ako yung implementer ng batas to ensure coverage. And over time, maraming mga pagbabago na hindi ko na nasundan. Pero as a senior citizen, nakikita ko ang mga pangangailangan ng senior citizen because matagal ko nang, bali 23 years ko nang, by this year, 23 years ko nang akong senior citizen. And I benefited from that. Whether sasakay ka sa aeroplano, sa beneficio ba sa nasa Pilipinas, talagang nakakatulong. But I agree with you, sabi nga ni Archbishop Sok Villegas, let's take care of the health, happiness, and holiness of the senior citizens. Yan. Maraming salamat, Atty. Franklin Quijano ng National Commission on Senior Citizen. Nagkaroon na naman tayo mga trabaho dito. At syempre, of course, ang aking paboritong corazon na Alma de Leon. Ito po ang Unicode Feni Codemus. Handaan po natin, mahalin natin ang ating mga senior citizen. Di ba? Maraming pong salamat. Paalam po. Bye-bye. Sa susunod, Ma'am Cora, meron na tayo para sa senior na mga programa dito. Yan. So, maraming pong salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po, Attorney and Corazon.